welcome back dito sa channel natin. So magbibigay lang tayo ng full update at details dito sa Bohol Panglao International Airport. Ang full details na ito at paglilinaw ay mula mismo sa Department of Transportation para maliwanagan ng lahat kung sino nga ba nagpatayo ng Bohol Panglao International Airport, dahil marami nga nagki-claim na ito ay tinayo ng previous administration at itinuloy na lamang ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Ayon pa sa Department of Transportation, taong 2000 pa nagsimula ang feasibility study para dito sa pagtatayo ng bagong airport dito sa Bohol, ang Bohol Panglao International Airport, dahil na rin sa sumisiglang turismo dito sa islang ito, kaya kailangan na magtayo ng panibagong airport. At ang actual na construction ay nagsimula noong taong 2015 na nasimulan ng previous administration, at noong 2016 sa pagpasok ng administrasyon ni Pangulong Duterte ay nasa 47% na ang ginagawang construction dito sa bagong airport na ito. Ngunit nagkaroon nga ito ng mga delays dahil sa iba't ibang mga kadahilanan kaya natigil ang construction nito. Kaya sa pagpasok ng bagong administration sa pangungunan ng Department of Transportation ay pinag-utos ni Secretary Arto Gade na gawing 24/7 na ang ginagawang construction dito sa paliparan na ito. After ng almost 2 years, noong November 2018 ay binuksan na ang bagong airport na ito dito sa Panglao Island sa Bohol. Ang Bohol Panglao International Airport ang kauna-unahang eco airport dito sa ating bansa, kung saan ito nga ay binansagan na Green Gateway to the World. Kaya naman tinawag na eco airport ang paliparan na ito dahil na rin sa environmentally sustainable structure at facilities nito. Ang passenger terminal building nito ay may mga solar panels. Energy conservation type air conditioning system din ang ginagamit sa airport na ito. Ang mga access road ay pinaiilawan sa pamamagitan ng mga LED lights. Ang mga toilet nito ay water conservation type na nakakatipid sa tubig at environment friendly. Meron din itong motion sensor lighting at soaking yard na kayang i-absorb ang tubig ulan o pangmaiwasan ng mga pagbaha. Meron din itong tatlong boarding bridge at baggage handling system. Ang public concourse area sa entrance ng passenger terminal building ay may daan patungo sa public toilets, car rental, airline ticketing system, mga bangko, at konektado rin ito sa car park at passenger terminal curb. Ang Bohol Panglao International Airport ay kayang i-accommodate up to 3.44 million passengers kada taon, kung saan 2.1 passengers nito ay mula sa domestic travelers at ang 1.2 ay mga international tourists. Sa pagbubukas ng panibagong international airport na ito dito sa Bohol ay nakakatulong ito sa ating ekonomiya, lalong-lalo na sa kaginhawahan sa pagbiyahe ng mga pasahero, at nakapag-generate din ito ng maraming trabaho, lalong-lalo na dito sa mga mamamayan ng Bohol. So ayun guys, malinaw na kung ano nga ba ang totoo, kung kailan nasimulan at sino ang nagpatuloy ng pagtatayo ng Bohol Panglao International Airport. Anong reaction mo sa paglilinaw na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaction. Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.